Hello, good morning. Magandang araw sa lahat. Ito po si Andy Rabino TV Tech. Meron naman akong gagawin. Hindi ako service center ng Sharp, pero pangalawang Sharp na itong gagawin ko ngayong magkasunod na araw. Bali, yung ginawa ko na una ay Sharp na Diamond Series na may model siya na 21B F2 250S, at yung ating pangalawang gagawin ay 21V FW 650S naman. 250 yung isa, 650 itong isa. So gawa na to, tapos na. Tsaka itong Sharp din na isang 21B G70M, tapos na rin. Ang ginawa ko lang dito ay yung kinakabitan ng kanyang antena, yung kanyang tuner, maluwag, at saka nag cold solder yon sa loob ng tuner. So tapos na to, nalinis ko na lahat, pati mga switch na linis ko na, in good condition na, ready to release. At saka itong isa, ready to release din. At itong pangatlo ay gagawin natin kung ano ang kanyang problema. Ang sabi daw ng customer dito ay parang may watusi daw. Sabi ko, huwag ka nang bumili ng watusi. Dahil December naman ngayon, yung TV na lang yung i-plug in mo at paputok-putokin mo. Natawa siya. So, partially, tinanggal ko na yung kanyang flyback, tsaka in-examine ko naman. Wala namang butas, wala namang tawag dito, wala namang mga sugat-sugat. Pero hindi ko pa pinalagin dahil basta ganyan yung complaint ng customer na nag-arcing siya, hindi ko na pinaplug in. Ini-examine ko muna. So tinanggal ko yung kanyang flyback at titignan ko kung gumagana yung kanyang system, yung kanyang jungle IC, kung nag-oscillate ba. So yung titignan ko doon, nag-physical inspection ako, wala namang mga buntis doon ng mga kapasitor, wala namang lumubo ng mga kapasitor. So ang tinignan ko ngayon, yung kanyang circuit, maraming cold solder. So bago ko ayusin yung flyback, ayan kung makikita nyo, mayroong cold solder dito. Ayan. Ayan siya. So, na-discharge ko na rin ang kapasitor kung may stock. Tapos, wala naman. Tsaka, yung mga ano, yung sa vertical niya, vertical IC. Ayan. Kung inyong makita, meron siya mga cold solder dyan. Ayan o. Oh, yung sa gitna, yung ground. So, hindi ko muna hihinangin yan. I-plug in ko muna dahil titignan ko kung ano yung problema bago ko hinangin. Kung anong mga wala at kung anong gumagana. So, dyan lang kayo at panoorin nyo itong aking video. At siya nga pala, kung bago ka pa lang sa aking channel at ikay napadaan, pakipindot ng subscribe at piliin yung bell all para maging updated ka sa aking mga video. At kung magustuhan mo ang aking video, mag-comment lang sa baba kung ano yung inyong makikita sa aking mga ginagawa, at paki-share na rin para matulungan ako na mapataas yung aking viewers, ang aking subscribers at ang aking watch hour. So kahit 3 minuto lang mapanood yung aking video, kahit hindi nyo tapusin kung hindi nyo nagustuhan, laking tulong na yan sa akin. So ako po ay nakikiusap na tulungan nyo ako dahil bago
lang ako nagbukas ng aking channel, maliit pa lang yung aking subscriber para mapalaki ito at mamonetize tayo. Sana hindi kayo magsawa na suportahan at tulungan ako. Ako po'y nananawagan at humingi ng inyong pamasko na inyong ishare itong aking video at ipamahagi para maraming makapunta at makapanood at makapag-subscribe na rin kung magustuhan ang aking video. So, pause ko muna at aking ayusin ang aking camera. Ngayon, niready ko na yung aking jumper clip para sa ground ng ating tester. At nakaready na rin ang ating tester. Nakaready na rin ang aking service cord na may plug na hindi ko na tinatanggal yung kanyang cord. Meron lang akong service para hindi ko natatanggalin dito sa kanyang clip. So, tuloy tayo at ating titignan kung meron bang mga boltahe at normal ba yung mga boltahe niya doon sa ating circuit. Okay, lagay natin sa voltage DC yung ating digital tester. Lagay natin sa voltage sa mode. Tignan natin kung meron mga boltahe dyan sa ating circuit. Okay. Ang TV na ito kasi meron siyang secondary switch. Kung wala kang remote, gagamitin mo yung kanyang channel. Channel up or channel down. Pagkatapos mong ma-press yung power, naka-power on siya, mag-iilaw dito ng light indicator na ibig sabihin may pumasok na ilaw. So pag wala, ingat-ingat lang dahil baka nag-i-stack ng boltahe yung ating main filter capacitor at kailangan natin i-discharge yun palagi bago magsimula sa pag-test, baka mapasok tayo at masira yung ating tester. So sa ngayon, dahil tinanggal ko yung flyback niya, titingnan ko ngayon kung mayroong mga boltahe at gagana siya kung sakaling papalitan ko ng flyback. So simulan na natin. Plug-in ko na siya ngayon. Tutok ako dito sa ating B+. Okay. Ayan, meron siyang 128 volts. Switch on natin ngayon. May ilaw siya na green dito sa ating ayan oh. Ayan, may ilaw na green. Hindi ko na tatanggalin yung camera sa kanyang kinalalagyan. Ito na lang, pakita ko na lang may kulay na green sa pamamagitan ng ating service mirror. Okay, so dyan lang tayo. Check natin, meron siyang 129 volts DC. Check natin sa hertz kung meron siyang oscillation. Yan. Meron siya, wala. Okay. Wala siyang oscillation. Meron siya pumitik pero lagay natin sa hertz mode, easy. Kanina naka-easy lang 'yon. Ulitin natin. Yan. Switch natin. Yan, meron siyang 15.9, 15.8. Okay, so ibig sabihin gumagana siya at meron siyang oscillation. Ngayon, tignan natin dito yung sa kanyang audio. Kung may supply ba. Kung ilan ba yung supply. Meron siyang 12 volts. So, itong 12 volts, ayan, tinanggal ko na yung kanyang plug. Kahit nakatanggal yan, pag hindi gumagana itong ating audio, hindi pa nag-ooperate, yung ating boltahe dito ay, ayan, hindi yan matatanggal sa ating circuit. So, para minsan, nagugulat-gulat tayo ng kunti na merong pala naka-stack. So, i-discharge natin ang ating pang-discharge nung ating bleeder na ano. Yan, i-discharge natin para mawala. Tapos tignan natin yung kanyang B+. Ayan, merong 18 volts. I-discharge din natin para iwas tayo sa sira. So, dahil meron naman siyang ano, meron naman siyang mga supply, nag-oscillate naman siya, hinang ko muna siya
sana hindi ko muna hihinangin, baka palitan ng flyback. Sayang lang naman yung effort natin sa paghinang na wala pa naman tayong flyback at baka hindi tuloy ng customer dahil mahal yung gastos. Pero bago kanina siya umalis, nag-usap muna kami na kung ilan ang budget kung sakali na sira yung flyback niya. So yun lang, sarado ng usapan namin ng customer bago siya umalis. Kaya pwedeng hinangin, pwedeng hindi. So itesting ko muna yung kanyang flyback, ibalik ko muna. A few moments later. Bago ko nga pala ibinalik sa hinang yung kanyang FBT, yung kanyang flyback, ayan, nabalik ko na. Nilinis ko muna yung kanyang cord. Kinuha ko, tinanggal ko muna yung moisture dahil grounded siya. Tapos ayan, nilinis ko rin yung paligid dahil ito ay carbon, nakalapat sa ating ground dito. So pag lumabas yung voltahe dito sa ating cap, yan dito, pag lumabas yung voltahe dyan, tatawid sa mga moisture, grounded. So nilinis ko muna, pinunas yan sa paligid ng ating cap para maiwasan yung grounded or arcing kung dyan ang galing. Hindi ko natin sinubukan na ano, dahil sa sabi ng customer, alam ko na yon. So hindi ko na sinubukan, nilinis ko na lang. Hindi ko na tinignan pa kung anong sinasabi niya na parang watusi. Ngayon, nalinis ko na at nabalik ko na. Hindi ko pa hininang yan lahat. Ito lang yung flyback ang binalik ko. So plug in ko siya. Subukan ko kung merong arcing. Sinit up natin ngayon yung ating dalawang tester, isang digital at isang analog. Yung analog natin ay nakamonitor sa ating B+. Ayan, nakaklip na siya. Tapos hininang ko na lang dahil kulang ako sa clip. Hininang ko na lang sa ating video voltage, yung ating digital. Nilagay ko siya dito, hininang ko sa 180 or 200 volts. Tapos yung ground nilang dalawa ay nakalagay na dyan. Mabilisan lang to dahil sabi nga parang watusi daw. Kaya gagamit tayo ng secondary. Tapos pag mag-arc siya, mag-spark or anong nangyayari mamaya, yung isang kamay ko nakahawak na dito sa ating plug. Tapos yung kaliwang kamay nakahawak sa ating remote. Pag pitik ko at mag-arcing siya, bubunutin ko yan kaagad para maiwasan na masira yung kanyang hot or horizontal output transistor. Tapos kung hindi siya mag-arc or hindi tatalon yung ating voltahe palabas sa ating cap or sa FBT, naka-ready na yung tester na mamonitor natin kung meron siyang 180 tsaka 125 volts sa ating B+. At titignan natin, babantayan natin dito sa ating neck ng ating tube kung baka dyan ang tumutunog or sa yoke. Kasi ang sabi niya, tumutunog daw, nakakatakot. So tignan natin, kaya madalian lang to. Okay, so huwag kayong matakot dyan. Ako nang bahala dito. At titignan natin kung saan. Okay, so medyo distansya yung ating camera para makita natin yung mga mangyayari. Okay, so adjust natin. Ayan, focus natin kung tama na ba. Okay, get ready mga kaibigan. Ito na ang plug, i-plug natin. Kung tignan natin, ayan, set natin sa DC. Naka DC din, 250. Naka DC automatic. Lagay natin sa plug.
Ayan, meron siya naka-standby. So, switch natin. Ayan. Ayan. So, meron sa ano? Meron sa ating FBT. Sumingaw. Tignan natin ulit. Ayan. Hindi ko makita kung saan. Dipin natin ulit. Ayan. Doon sa ating puno ng ating FBT. Post ko muna para inyong makita. Okay, naitayo ko na. Natanggal ko na yung ating test probe na dalawa. Pati yung ground natanggal ko na para walang sagabal. Ngayon, ito. Tignan nyo na dito yon yung nag-arc. Mabilisan lang. Kasi ako rin natatakot. May kaba na. Yan. Yan. Tignan natin ulit. Yan. So, merong nag-arc dito tsaka dito. Yan. So, gawin ang gagawin ko diyan ay discharge ko muna yung kanyang tawag dito. Baka meron ano, kinakabahan ako kita yon, nangangatog. Kasi pagka ganyan kasi natatakot din ako minsan dahil ilang beses na akong napaso. So, ingat-ingat lang sa mga baguhan. Huwag basta-basta hawakan itong ating high voltage or high tension wire. Okay, so yun lang ay isang payong kaibigan. Okay, so yung sa nakita natin, ito yung may problema. Ngayon, gawa natin ang paraan kung paano natin maayos yan. Subukan lang natin na i-shield dahil singaw lang naman kung kaya pa natin gawa ng paraan. So, tatanggalin ko itong nakabalot at tignan natin kung may butas dito sa nakatago sa kanyang shrinkable tube na nilagay ng factory. Kung ating tutuusin ang FBT pag nag-leak ay talagang advice na yung customer natin na palitan. Pero minsan kasi nakukuha pa sa banding-banding. So gamit ko itong aking imported na pangdikit. Kaya may tiwala ako dito dahil marami na akong nagamitan nito na FBT na singaw. So ito naman yung ginagawa natin bilang isang technician ay ginagawa lang natin ng paraan na mabawasan yung gastos ng ating customer. Hindi ito, sabi nila, dikit-dikit lang, ipuksi-ipuksi lang. Eh, pangit, ano, mali daw yung ginagawa natin na tinatawag natin na sa amin, sa Bisaya, sa Ilunggo, disponiring. So, hindi naman sa intensyon namin na ano lang, tapal-tapal lang. Ito kasi na paraan, kagaya ng customer kanina, sabi niya, pag sira yung FBT, pag malaki yung gastos, hindi na lang daw itutuloy. Paano tayo na mga technician kung hindi natin gagawa ng paraan na mayari pa, magawa pa? Kung ganun yung customer na ayaw nang ituloy dahil malaki yung gasto. Sabi ko kanina, titignan ko muna kung magawan ko pa ng paraan. Kung butas yung bali dito sa katawan ng FBT, kung may butas,
minsan inoopera ko yan. Tinatanggal ko yung carbon at tinatapalan ng mga naglalagari ako ng tawag natin silikon na kagaya nung dati sa kaha ng ano na sa casing ng soldering gun yung sa mga plansa para matapalan yung butas, nilalagyan ng matataas na quality ng glue. Dahil hindi naman tayo pwede makabili. Nagtanong ako nung ginagamit sa pustiso na pangtapal dito sa mga crack ng flyback. Dahil dapat daw, kailangan daw ay merong lisensya yung bibili. Dahil gamit daw ng dentista yon. Pag wala kang lisensya, hindi ka makabili. Kaya ito na lang ginagawa ko. Dahil nga, hindi naman nabutas yung katawan ng FBT. Dito lang naman sa may puno ng ating high tension wire or second anode cord. Madaming katawagan dyan. Pero sa akin para madali, sinasabi ko high tension wire or pang high voltage na wire. So dito lang naman sa puno. Kaya yung ginawa ko kanina, nilinis ko. Tapos nilagyan ko ng pandikit. Ngayon, hintayin ko na matuyo yung dinikit ko. At ito na nga, tuyo na. So, lalagyan ko siya ngayon ng sealant. At kasi sa amin, sa Filipino na salita, sa Tagalog, yung tuyo, ulam yun eh. Sa amin, tuyo utak mo. Pero dito tayo sa ating ginagawa. Ngayon na tumigas na yung ano, mabilis lang tumigas yung epoxy. Kukuha muna ako na ang aking pang-secondary na pangdikit, pangtapal. Tulad ng dati kong sinabi nung nakaraan ko na video na sabi sa YouTube ang bilis lang kalahating oras, 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, tapos na. Bakit ang sa'yo, ang tagal, 2 araw. Hindi pa namin makuha yung TV. Sabi ko, sa YouTube kayo magpagawa. Dahil kasi, nandito sa akin yung unit, tapos yung sa YouTube yung ikukumpara nyo. Sabi ko, yung sa YouTube kasi, video yun. Ini-edit namin yon para umikli, para matapos yung mapanood mula sa simula hanggang sa dulo. Dahil hindi naman pwede na 2 oras, 3 oras, buong pelikula na yon na papanood kayo, naglalaba kayo, nagluluto, tapos wala kayong magawa dahil pinapanood yung video namin. So, dito sa video namin, ini-edit namin yon para umikse, para ma-satisfied namin kayo kung ano yung aming ginagawa sa mga gamit ninyo. So, pag sinabi mo na sa YouTube ang bilis lang, bakit ako humihingi ng 2 araw? Kasi, kagaya nito, maglalagay ako ng tapal, dikit, patutuyuin ko muna ito bago ko itisting. Alam nga naman, pagkatapos kong nalagyan ng tapal ito, tapal na pandikit, dadalhin mo sa inyo, excited ka, malambot pa yung nilagay ko na pandikit, excited ka, hindi maiwasan na i-plug ng anak mo, i-plug mo, ipaandarin mo, so mabubutas ulit yung aking nilagay na pandikit, dahil malambot pa siya. Ngayon, humingi ako ng 1 araw dahil patigasin ko ito, patuyuin, at bago ko itisting. Tapos, ibibreak in ko pa siya ng kalahating araw o buong araw na para malaman kung bibigay yung ginawa ko o hindi. Itong sinasabi ko ngayon, ito'y paliwanag kasi gusto kong maliwanagan yung mga customer. Na kadalasan sabi nila, pwede bang hintayin yan? Pwede bang gagamitin ko mamaya? Hindi. Kung kayo ay may okasyon sa darating na mga araw, magbigay kayo ng allowance na hindi agad-agad.
na gagamitin mo mamaya, dadalhin mo ngayon sa shop, tapos nagreklamo ka kung hindi makaabot sa inyong schedule na activities. So dapat sagad sa oras na pagkailangan nyo, dalhin nyo sa shop. Yung shop, merong nakalinya na mga gawain, naka-schedule. So, kailangan din na ibigay sa naunang customer yung naitakda na oras sa pagkuha ng kanilang mga gamit. So, hindi basta-basta na pagdating nyo sa shop na gagawin agad yung inyong mga pinapagawa. So, ganun lang eh, para sa mga customer. Kagaya nito, patuyuin ko pa, i-breaking ko pa. So, hindi niya makuha ito ngayon, bukas na sa hapon o sa sunod na araw. Pag walang problema na, okay na. I-text ko siya na okay na. Okay. O, lalo na ito, yung ginagawa ko ngayon. Makapal itong dinikit ko, yung tinapal ko. So, matagal ito matuyo dahil makapal siya. At saka, sana may mga customer ako na makapanood sa video ko na ito para marinig nyo naman yung mga nasa damdamin namin na mga technician. Kasi kadalasan, pinipressure nyo yung mga technician, minamadali ninyo. Alam nyo naman na yung pinuntahan nyo ay isang shop. At yung shop, maraming naka-schedule yun na mga gagawin. May mga nauna. So, matuto lang sana tayong maghintay at pumila. No? Dahil, lalo na sa akin, ako lang mag-isa. So, hindi ko kayang gampanan lahat. Hindi ko kayang pagsabayin. Ako'y gumagawa lang ng paisa-isa. At kagaya nito ay habang pinapatuyo ko ito, gagawa na naman ako sa ibang unit. Ito, hintayin ko lang na matuyo. Tapos gagawa ako ng isa para mabigay namin sa inyo yung inyong gusto. Kaya sana nakikiusap ako kung may makapanood nito na dito malapit sa akin ng mga customer ko. Bigyan nyo lang ng oras yung technician. Huwag yung pressurein para hindi naman kami nervyusin, para hindi naman kami ma-stress, para magawa namin ng maayos yung inyong mga gamit. Kasi kung may tiwala lang kayo sa technician, yung technician na honest, magtanong-tanong kayo bago nyo dalhin sa akin o sa ibang technician. Magtanong muna kayo kung okay ba yung technician na yan, okay ba yung shop na yan. Para at least, pag dinala nyo, tanggalin nyo na yung duda sa inyong mga sarili. Kasi, yung kagaya sa akin, mahal ko yung mga customer ko dahil tatlong dekada ko na ginagawa naging technician. Wala akong ibang trabaho na pinasukan, ito lang. Kaya mahal ko pa nga minsan or kadalasan or halos na mahal ko pa yung customer ko kaysa sarili ko. So yun lang, magtiwala lang dahil lahat ay ginagawa namin ang paraan para hindi kayo magastusan ng malaki kung pwede lang. Pero kung wala tayong magawa dahil meron tayong tinatawag na factory control, ibig sabihin yung mga cowl, flyback, yung mga pyesa na sira, papalitan yan, bibilhin yan. So, hindi namin kayang repair yung isang horizontal output. Yung flyback, ito tapal-tapal lang, pero external lang. Yung sa loob, hindi namin pwedeng gawin yon. So, yun lang, para lang sa mga customer natin na nagmamahal sa atin, sana maunawaan nyo ang mga technician. So, patuyuin ko muna yan. Babalikan ko na lang kayo pag matuyo na at pwede nang itisting. Yan. Ginagamitan ko siya ng hair dryer machine.
para mapatuyo natin dahil malamig, walang init ngayon dito sa amin. So yan, 1000 watts yung ating dryer, kaya malakas kumain ang kuryente to. So makonsumo to. Yan yung ano natin, yung ginagawa. Hindi lang nila makikita dahil iniiwan yung gamit, hindi nila maalam, hindi nila alam kung anong ginagawa ng mga technician. So ayudahan ko muna ng ating hair dryer para mabilis na matuyo. A few moments later. Habang pinapatuyo ko siya, ay pinaghinang ko muna yung mga ipinakita ko kanina na mga cold shoulder or may bitak-bitak na hinang. Kaya ayan, inubos ko siya, ayan o, hanggang sa power supply niya. So hinihintay ko na lang na matuyo at ating i-test na kung okay na siya. So linisin ko muna yung aking pinaghinangan at ayan yung aking pagkahinang. Sana magustuhan nyo yung aking pagkahinang. Hindi pa yan nalinis, pero yung ipinapakita ko lang yung aking pagkahinang kung okay man siya sa inyong paningin. Ayan yung original na hinang at ito yung aking hinang. So linisin ko na lang at tignan ko kung tuyo na at aking testing mamaya. So balik na tayo, medyo matigas-tigas na ng konti yung ating kinapal na pandikit. Ngayon pandarin na natin, tignan natin kung meron pang arcing dito. Ito siya, ito yung aking ano, kinapalan. Pandarin na natin, plug po na siya. Tapos itong remote, ano natin sa remote, switch. Ayan, ayan, wala ng arcing. So sold tayo. Ngayon ayusin lang natin yung kanyang board at patayuin yung TV. Sandali lang. Ngayon atin na siyang i-plug. Yan, itong plug natin. Tapos atin ang gamitan ng remote. Yan, wala ng arcing. Tapos tignan natin yung kanyang picture. Ayan, meron ng kulay blue. Ayan, gumana na siya. So success naman tayo. Isa na namang matagumpay na araw ngayon. At ayan, nakuha pa natin sa tapal-tapal. So sana tumagal at makatulong sa ating minamahal na customer. At siya nga pala, bago ako magtapos, ako po yung humihingi ng paumanhin sa aking nirerespeto na master, Sir Liboy, Liboy Technician Sir. Sorry sa aking biro-biro na pag vaccine challenge. Sorry po, hindi na po mauulit. Tsaka biro ko lang sana yon, pero baka sa isip ko baka may magalit sa akin, kaya sa video ko na ito isasama ko na yung paghingi ko ng sorry. Tsaka sa shout out na rin sa iyo master, nirerespeto kita, matagal na hinahangaan, kaya sorry kung na kapagbiro ako ng ganoon. Tsaka sa ating mga kasama na mga technician na electronics vlogger, pasensya na po at parang hindi yata maganda yung biro-biro ko. So sorry po sa lahat. Shout out na rin sa aking
pasugid na taga suporta. Palagi akong sinusuportahan, palaging nagbibigay ng comment, pinapanood yung video ko. Lahat na video ko ay nandyan siya. To Master West Juju Tech WGT at sa ating mga kasama na mga electronics technician, lalo na kay Sir Master Mojadjo, Sir Alex, difficulty in electronics, kay Fix and Review, Kuya Rapi, pasensya na at Kuya ang tawag dahil yun yung nakasanayan, Kuya Ariel, DIY Pinoy Technician, sa iba pang mga ano, Joy Masoy, Maying Tech PH, sa aking mga bagong kaibigan na sa mga may ISL dyan, kay Ate Mel, kay Sis Mel, madami pang iba. Mas mahaba yung video kung paisa-isahin ko. So, shout out sa inyong lahat, sa mga tagapagsubaybay, taga-suporta ng aking video. Ngayon, pinatagal-tagal ko siya ng konti. At yan, wala namang arcing. At nanatili pa rin siyang gumagana. Hindi ko pa nakabitan ng antena. So, pinaandar ko lang siya muna. Tika sandali, lagyan ko ng antena. Ayan, meron siyang picture. Meron yan sound. Kaso lang, ininaan ko lang para iwas sa copyright tayo. At tapos, yung nakikita nyo na snowy, dito yan sa aking ilaw, oh. Ayan. Kung pahinaan ko yung, patayin ko yung ilaw na yan, ay matatanggal yan. Tika sandali. Ayan siya, pag pinatay ang ilaw, malinaw na siya at yung iba yan, dyan ay dahil sa CRT to, mayroong radiation na pipick up ng ating cellphone camera yung mga interference. Pero malinaw na yan. Saka okay na yan. So, pasalamat yung ating customer at nagawan pa ng paraan yung FVT niya na hindi kami bibili ng bago. So, sana ay merong maitulong sa ating mga baguhan itong ating video. At yung kanya palang, ano, yung kanyang channel button, tsaka menu, volume, ay hindi na natin pagpakialaman yan, hindi na papalitan, hindi siya gumagana lahat. Dahil remote naman daw ang ginagamit doon at nagkasundo na kami ng may-ari na hindi napapalitan yung mga button dyan dahil remote yung ginagamit nila. So hanggang dito na lang yung video ko. Sa lahat-lahat ulit, maraming salamat. God bless and more power. Mabuhay ang Electronic Stick Vlogger. Bye-bye! Sa lahat pala ng nag-comment at nag-thumbs up sa ating huling video, ito po yung pa-shoutout ko sa inyo. Bantayan nyo ng pangalan dyan. Ayan. Kay San Sigo Electronics, Saras Mix Vlog, Final Touch, Leo Abyun TV, Nash Technician, sa ating siyang kaibigan, hindi ko mabasa, IQTIC, sa kay All About Electronics PH, Ricardo Granado Sir, shoutout sa iyo, Pelero Love, Maxi, si Maxi Works TV, Idol, shoutout sa iyo, maraming salamat. Mga katek, mga vlogger, puntahin nyo ito, may channel, panoorin nyo. Maganda yung mga tutorial niya, tungkol sa mga tools. Maraming salamat, idol, sa pagpunta sa channel ko. Fix and Review, yung ating kaibigan, si Sir Arapi. Magaling malinaw magsalita. At maraming salamat sa iyo, sa iyong pag-shoutout sa akin, sa iyong mga video.
at sa pagsuporta sa aking channel, sir. Thank you. Saka si Maying PH, yan, sila yung mga nagsusuporta sa atin, sa ating mga videos. So thank you very much to all of you. God bless again and more power. Bye bye.